Wasak naman po ang ilang bahay sa tabing dagat sa Lapu-Lapu City dahil po sa pananalasa ng Bagyong Vicky. Si John Arroa ng PTV Cebu sa detalye live. Rise and shine, John. Magandang umaga, Dayan. Narito tayo ngayon sa dalampasigan ng Sitio Apro ng Barangay Ibo dito sa Lapu-Lapu City. Sa makikita ninyo dito sa kinatatayuan ko, narito po yung mga kabahayan na winasak ng daluyong sa kasagsagan ng Bagyong Vicky nitong nakaraang Biyernes ng gabi. Sa mga oras na ito, Dayan, ay kasama ko ngayon si Nanay Arlene, isa sa mga residente kung saan winasak ang kanyang bahay ng daluyong noong kasagsagan ng Bagyong Vicky. Nanay Arlene, magandang umaga po. Live po tayo sa Rise and Shine Pilipinas. Kasama po natin si Dayan. At matapos po yung insidente, Nay, kumusta po yung sitwasyon ninyo ngayon? Eh, okay lang kasi buhay pa kami, pero wala na lahat. Wala kami na sagip sa mga bagay na ginagamit namin. Nay, ano po yung nangyari, Nay, nung mga oras na iyon bago yung ano po yung nangyari nung mga oras na iyon ng pananalasa ng Bagyong Vicky dito sa inyong lugar? Malakas ang alon. Tapos hindi kami nakalikas kasi hindi namin alam na nagpunta dito ang mga barangay tanod. Kaya natutulog kami ng maaga. Tapos pagka 10:30 nagising ako kasi ihi na ako. Tapos nakita ko sa may bintana namin yung mga alon na ang laki-laki. Tapos ang sakayan sa asawa ko ay na tangay na sa alon. Pinuntahan niya. Tapos sabi ko huwag na lang kasi parang ang laki-laki na ng alon. Inano niya, tinali niya, tapos umakyat na siya sa bahay namin. Pumunta sa bintana, patingin-tingin lang sa alon. Sabi ko, huwag ka na dyan, mag-ano na tayo, iligpit na natin yung mga gamit natin para may makuha pa tayo. Hindi, natataranta siya eh. Tapos, yun na, ang laki-laki na ng mga alon. Pag ano ng alon, sumalta yung ano namin. Yung mga bagay na ano, nangalaglag na. So wala kayong naisalba na eh? Wala. Ang naisalba namin yung mga damit lang namin. Mga damit na yung suotin nyo? Oo. Nay, ilang araw na lang po, magpapasko na. Paano nyo po sasalubongin yung Pasko dito, Nay? Oo, ang pait ng pamasko namin. Wala na kaming tirahan. Tapos, gusto namin matulungan kami ng pinansyal para makaahon kami dito. Kasi dito ang namin, hanap buhay. Walang trabaho. Dito lang ang namin sa dagat. Sige, Nay, ano po yung mga pangangailangan ninyo na gusto nating ipanawagan? Ang kailangan namin yung financial assistant. Yun lang, financial assistant. Kasi magawa na yun ang hindi magawa. Magawa na namin yung mga tirahan namin. Yun lang. Maraming salamat po, Nay. At mag-ingat po kayo. Okay. Si Nanay Arlene Bolanti Dayan, isa sa mga apektadong residente dito sa Sitio Apro ng Barangay Ibo dito sa Lapu-Lapu City kung saan winasak ng daluyong yung bahay nila nung kasagsagan ng Bagyong Vicky nitong Biyernes. At sa huling talaan ng Local Disaster Risk Reduction Management Office ng Lapu-Lapu City, nasa 291 na mga residente ang apektado dito sa lugar kung saan pansamantala silang nanunuluyan ngayon sa Ibo Elementary School. Nagsasagawa naman ngayon ang assessment ang Lapu-Lapu City Government kung saan posibleng i-relocate yung mga residente dito sa lugar. At sa ngayon, Dayan, kung makikita nyo, gumaganda na yung panahon dito sa lugar at kalmado na rin po yung dagat. At yan muna ang latest mula dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu, John Arroa para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, John Arroa, nagulat ng live sa Lapu-Lapu City.